Maaari ko po bang makalaban si Farida sa isang quiz bee? Para humasukat po natin kung sino yung dapat na maging valediktorya. Sisiguraduhin kong ikaw ang mananalo bukas. Kaya mo to, Saya. Para kay Ina. Para sa pamilya ko. Para sa mga taong mahal ko. Sabihin niyo sa akin kung bakit kayo ang karapat-dapat na valediktoryan. Ina ko po, nagpakilala sa akin sa kahalagahan ng edukasyon. Pangarap niya po kasi na makatakas ako sa kahirapan namin. At edukasyon po ang nakikita niyang daan para magtagumpay daw po ako sa buhay. Kaya pinagsikapan ko po na maging waran po ako sa iba pang mga badyaw. What this country needs in the future ay makagaya mo, Iha. Ikaw ang napili kong deserving na maging valediktoryan. Si Sahaya po talaga ang valediktoryan, pero binago po ni Ma'am de Guzman ang resulta. Dare you! Ma'am, tama na. Ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Kaya isumpa na po sa atin ang nagsisinungaling. Sinungaling ka? Sinungaling ka? Bakit ka nag-invento na kwento? Pero hindi na ko kaya ng konsensya ko. Last week, inausap po ako ni Ma'am de Guzman. Inutusan niya po ako na bawiin ang unang announcement namin. Mrs. Sahaya ang first honor in favor of Farida. How dare you! Tama na, ma'am. Ma'am, bigat ang pakatambo sa kanya. May ebidensya ka ba ron? Meron ho. Ito po. Ito yung record ng grades ng dalawang bata na nagpapatunay na si Sahaya ang nangunguna. Nandito rin po yung Certificate of Commitment ni Sahaya sa mga extracurricular activities niya. How dare you! Naturingan kang teacher pero meron ka namang kinikilingan. That's right, Mayor. May favoritism ka kasi kaya ka ganyan. But anyway, you won't be a teacher for long dahil bukas na bukas, irerekomenda ko sa Division Superintendent na tanggalin ka rito because of disorderly conduct. Meron ka bang ebidensya, ma'am, na totoo yung sinasabi mo? Mayor, alam po ng lahat dito, especially my co-teachers, ni si Sahaya talaga ang nangunguna. Totoo ba sinasabi ni Ma'am Tony? You better speak now, ah. Dahil masisira reputasyon ng school niya pag hindi ka nagsalita. Tama mo lang sinasabi ni Teacher Tony. Ako po ang science teacher nila. Ang magsasabi ko po ni Sahaya, siya po ang number one sa aming klase. Same in the classroom. Same in my class. Enough. Enough! Ano kalukhan sinasabi niyo? Ha? Mayor, pinagkakaisahan nila ako eh. I assure you, ako ang nagsasabi ng totoo. Gusto ba maniwala pa ako sa'yo ngayon? Hindi mo na ako mautok. At ang principal ko ako sa'yo, dapat mag-resign ka na. Para hindi ka na mapahiya at para hindi na makipa ang issue na to. Dahil kung hindi ka mag-resign, paparatingin ko to si Jeff Penn. Ngayon, malino na ako sino ang ating valediktoryan. Sahaya, congratulations. Galing-galing mo talaga. Sabi ko talaga, ikaw talaga yung lalim. Parito rin. Yung pagkompetensya sa'yo, ikaw naman talaga yung pinakamatalino sa class. Ay, hindi na si Teacher Tony. Sahaya. Gusto ko lang po sabihin na maraming salamat po sa ginawa ninyo para sa akin kanina. Sahaya, sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Kasi kung nagsalita ako noon, sana hindi ka na nahirapan. Sana hindi na umabot pa sa ganito. Naiintindihan ko po. Naiintindihan ko po kung bakit po kayo natakot na magsalita noon. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko masama ang loob ko sa inyo. Alam mo, sana marami pang kabataan katulad mo para mas maging bright ang future ng bansa natin. Sobrang proud at excited ako para sa'yo kasi alam ko malayo pa yung mararating mo. Teacher Tony,
Naniniwala po ako na dadami po ang mga tulad ko. Dahil marami rin po mga guro na katulad ninyo. Yung mga gagabay po sa mga estudyanteng susunod sa akin. Salamat. Congrats ulit, ha? Galing-galing mo kanina. Nakaka-proud kita. Siyempre po. Inilig ko lang yung pinakamaligo, eh. Ingat, Bes. Nice meeting you din, Ahmad at Kanduray. Bye-bye! Saya. Sobrang galing mo kanina sa quiz bee. Nabasa mo yung galaban mo, eh. Tayong dalawa, kaka. Idolo talaga kita, kaka, sa Haya. Magsukul. Kaya lumakasin ang loob ko kanina kasi alam kong nandun kayo. At ikaw, Ahmad, kung hindi mo ako tinulungan mag-aral, malamang hindi ako handa kanina. Kung ginandahan mo pa sana yung sagot mo kanina, eh di sana ikaw yung napili. Ay, nako. Kahit kailan, you're a disappointment and a loser. Alam mo, hindi lang naman ikaw ang napaya dun eh. Mas lalo kami ng daddy mo. You're such a disgrace! Bakit ka nandito? Ipapamukha mo rin sa akin na loser ako, ganon. Sa'yo na yung medalya mo, isaksak mo sa baga mo. Farida, alam mo, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo ako laging binubuli. Kasi nararanasan mo rin pala yun. Isa lang ang masasabi ko sa'yo. Iniwala ka sa sarili mo. Patunayan mo sa kanilang lahat na meron kang ibubuga. Para kahit na anong hila nila sa'yo pababa, makatayo ka pa rin. O ano, tapos ka na? Umalis ka na nga dito! Umalis ka na! Umalis ka na nga dito! Umalis ka na! Sahaya! Mariam? Anong ginagawa mo dito? Pwede bang mag-usap tayo? Tungkol saan? Awayin mo ba ako dahil sa nangyari kay Farida? Hindi. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo dahil binuksan mo ang isip at ang mga mata ko. Binuksan? Paano? May sikreto ako na gaya ninyo. Isa rin ako sa mabadyaw. Talaga? Akala ko magkaiba tayo. Sinikreto ko to sa lahat. Maski kay Farida. Ayoko kasi mabulit ako ng mga classmate natin. Tulad ng ginagawa nila sa'yo. Pero alam mo, narealize ko na tama ka. Dapat hindi ko kinakaya na kung sino ako. At hindi rin totoo na patapon tayo o luwaan. Kaya, Sahaya, magsuko sa'yo dahil sa'yo natauhan ako. At pasensya ka na sa lahat ng ginawa namin ni Farida sa'yo. Pwede bang maging magbibigan na lang tayo? Thank you.
Mariam? Ikaw mag-alala. Dahil hindi ako nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa inyong dalawa ni Farida. Lalo pa ngayon. Ngayon na alam kong parehas pala tayong badyaw. Nakita akong inaanod na kasura. Ay, asikasuhin mo ha. Kailangang halin. Lalam. Saan kayo galing? Bakit ginabi kayo? Pinag-alala nyo kami. Susun po, Ambudenda, Ambulela. Ay, pinagawa po kasi ang principal ko para po maging sigurado ang pagiging valedictorian ko. Magandang balita po. Tuloy na po ang pagtanggap ko ng medalya. Nabati ka namin sa haya. Nga kami sa'yo. Sana paglaki ng anak namin, maging kapareho ang sukod sa'yo. Magsukol. Magsukol sa inyo lahat. Magsukol kay Tuhan at sa mga ombo natin. Mga kasama, tunay na tunay. Valedictorian si Sahaya sa school nila. Umpo ko yan. Mana sa akin. Tulalay, Anes. Subuki-bu din pag may time. Baka mapanis laway mo. Ganyan po talaga si Kaka kapag naiisip mo si Kaka Sahaya. Hindi naman makakatulog yan mamaya. Shhh! Masama kayo doon. Doray, pasok na. Maga pa kayo bukas. Sige na. Sige na. Tulog na kayo, ah. Buti naman, friend, no? Hindi lumulobo yung dibdib mo sa dami namang kinikimkim na feelings para kay Sahaya. Ano ba yun? Ito lang naman ang sasabihin mo. Sahaya, mahal kita noon pa. Ako, mahal mo rin ba ako? Ganun? Parang simple-simple yung hindi pa magawa. Ano ba yan? What a peck. Oo, oh, hindi naman simple lang. Simple-simple lang, hindi pa siya. Si Sahaya na valedictorian. Si Sahaya na nitingala ng buong kampong. Kung siya lang si Sahaya na kaibigan ko na, yun pantay lang aming dalawa. Aminda, gabi-gabi kong pinagdadasal si Sahaya. Sinasabi ko kay Tuhan na sana malayo-malayo pa yung marating niya. Matupad niya yung mga pangarap niya. Pero gabi-gabi ko rin nararamdaman na pinag-iwala na ako na Sahaya. Hindi ang layo-layo na sa akin ni Sahaya. Hindi na ako karapat at sa kanya. Hindi na kami bagay. Tingnan mo naman ako. Alam mo, matulog na tayo. Buwi ka na. Tulog na rin ako. Sigurado ka ba? Sige na. Ano, plan? Sigurado ka ba? Okay na ako. Maraming salamat sa pakikinig ka. Alis na ba talaga ako? Sige na. Sige, friend.
Kulang ang pera nila pang lima alari. Kaya ayun, hindi nila mapiansahan si Manisan. Mabuti nga sa walang hiyang yan. Magtuloy-tuloy sana ang busong sa buhay nila para talagang tuluyan na siyang mabulok sa kulungan. Pero huwag ka muna masyadong matuwa kasi may masama akong balita para sa'yo. Ano yan? Ka-graduate si Sahaya bilang valedictorian. At ang balita ko, yung request nila na aprobahan para makadalo ng graduation si Manisan sa anak niya. Lalong yayabang niya si Manisan dahil sa anak niya. Kailan daw ang graduation at saan? Ano ba yan? Ang tagal-tagal naman ni Sahaya. Gana-graduate lang naman. Hindi siya sa gala. Ito ka na naman, Linda. Hindi ka dapat nangingialam masyado kung intriguer at pakilamera. Hayaan mo na ang upo ko. Minsan lang mangyari yan sa buhay niya. Dapat talaga magtagal siya. Kasi maganda siya. Ay, oo naman. Oo naman. Ito na pala siya eh. Ay! Andito na siya. Please, malapitan mo na siya. Hindi, patihin mo na. Ano pa? Dapat ako baka madumihan at bumakas si Sahaya pag nakita ko siya. Oh, later na. Baka mauli tayo. Patihin mo na siya. Oo, tara na. Umpo. Umpo. Nakakahiya pag nahuli tayo doon. Bakit po wala pa po siya? Mag-alala, dadating din yun. Siya po bumalik. Sahaya? Sahaya, magsisimula na tayo. Pumalik na sa'yo po. Sustan ko tayo, ha? Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tema sa pagtatapos sa taong ito ay ang pagharap sa hamon ng makabagong henerasyon. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Sa mga balikat nyo nakapasan ang responsibilidad para isulong ang ating pag-unlad at pangalagaan, pagyamanin ang kalikasan. At para magbigay sa atin ng kanyang valedictory address, ikinagagalak kong tawagin ang natatanging mag-aaral na nakatanggap ng pinakamataas na parangal, walang iba kung hindi si Binibining Sahaya Alan. Go!
Alam ko, bakit humayon lang kayo? Dumating ako lang. Pinakaban niyo ako. Ako na ka ba naman? Di ba nangako ako sa'yo na darating ako? Siyempre, gusto ko makita na sabita ka ng medalya. Hindi. Ayun ko. Sahaya, hihintay ka na ng lahat. Oh, sige na! Sige na! Bakit ako nagsisikap sa buhay? Siya ang mga sermon at mga paalala na naririnig ko para lang pilitin akong pumasok at para mahalin ko ang pag-aaral ko at ang lahat po ng yun ay nagbunga na po ngayon. I'm a living testament of my mother's love, devotion, sacrifices, and commitment to my education. Ang go pa rin po ba kayong tumayo? Sige na, huwag na po kayong mahiya. Ladies and gentlemen, I would like you to meet Manisan, my mother. Kadalasan po, ang mga tulad namin, ang mga gaya ho namin na ang tawag po ninyo ay mga badyaw, ay hindi po nakakapag-aral dahil po sa kahirapan. Dahil po mas inuuna po namin ang paghahanap ng ikahanap buhay po namin. At ng aming makakain. Pero iba po ang nanay ko. Kinaya niya ang lahat. Pinrotektahan niya ako. Inuna ho niya ang kapakanan ko kaysa sa sarili niya. Para lang bigyan ako ng magandang sukot. Ngo, ikaw ang dahilan ko bakit ako nagsisikap ngayon. Mahal na mahal na mahal na mahal kita, Ngo ko. Sana napapasaya ko kayo at ang lahat ng mga umbo natin. Tunggu para sa'yo ang karangalan na ito. Yeah.
wala kayong karapatang maging masaya. Dapat sa inyo ay maging miserableng tulad ko. Dapat sa inyo ay parusahan ang pinakamatinding sukna. Sino hinahanap mo? Ang Budanda? Hmm. Nasaan po si Akman? Ay, hindi ko alam eh. Hindi naman sumama yung kaibigan mo. Hindi ko alam kung bakit. Kaya? Nga pala yung cash prize mo sa pagiging valedictorian na bibigay ng sekretaryo ni Mayor. Maraming salamat po. Bakit po hindi nakapunta si Mayor? Gusto ko po sana siyang pasalamatan sa tulong niya. May importanteng convention daw ang mga head ng LGU. Siya daw ang presiding officer. Sige, maiwan ko na po muna kayo. Sige, salamat po. Congratulations! Ko. Ko. Pinabati kita, ha? Lahat ng paghihirap mo nagbunga. Grito na po yung pera na galing po kay Mayor. Para po sa inyo yan. Para po yan sa lahat ng pagsisikap ninyo para sa akin. Hindi ako mahiya. Kahit pagtinginan ako ng mga tao na nakaposas ako. Kahit ay pagbulungan nila ako lahat, kahit tawagin nila akong kriminal. Kahit sino, kaya kong harapin ngayon na nakataas ang loob. Dahil itong anak ko, itong araw na ito, may narating na anak ko ngayong araw na ito. Pinagmamalaki kita. Nay, merienda. Di lang. Kaka, ito ang aga mo uwi. Tapos na ba ang graduation ni Kaka Sahaya? Hindi ko alam kasi hindi naman ako pumunta doon eh. Ha? Bakit po? Sayang naman. Baka hanapin ko po ni Kaka Sahaya doon. Kasi pupunta doon yung munggo ni Kaka Sahaya niya. Baka naman ayaw ni Babo Manisa na nandun ako kaya... Hindi, pero okay na yun. Hindi naman mapapansin ni Sahaya dahil masaya siya doon sa maraming gabati sa kanya. Ang galing talaga ni Kaka Sahaya, no? Kaya kayo, mag-aaral kayo mabuti. Para mga honor din kayo kagaya ni Kaka Sahaya. Tapos pag may narating na kayo, eh di ako naman ang tutulungan nyo, ako naman ang pag-aaralin nyo. Diba? Nagpapatawa ka ba, Ahmad? Ano yun? Ugod-ugod ka na, nag-aaral ka pa rin? Anong gusto mong mapala dun? Sa tingin mo ba, mas irerespeto ka ng mga tao kapag ginawa mo yun? Hindi, uy. Lalo ka pa nilang pagtatawanan. Tanda-tanda na nag-aaral pa rin. Kung ako sa'yo, matuto kang makontento. Tanggapin mo na ang buhay mo nakatali sa laot dito, kagaya ko at nung nakararami sa atin. Hindi yung ano-ano pa yung mga pinapangarap mo, mga inaambisyon mo, o ano-ano pa yung mga bagay na gusto mong marating na imposible namang mangyari. Matuto kang makontento. Tanggapin mo na lang kung anong buhay meron tayo dito. Ma, Babu, kayo na po. Muli ang bahala sa anak ko, ha? Kapit lang, anak, ha? Hindi kami tumitigil ng pag-iipon ng pampiyansa mo. Ugo, Ugo, nakuha ko na rin yung pera na galing kay Mayor. Pandagdag din po ito.
Salamat. Salamat, Leleng. Salamat sa inyo. Ako, no, isang araw, eh, talagang... ang lungkot-lungkot ko doon sa presinto, pero nung nakita kita, graduation mo, nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Hindi ko malalagpasan din po natin po. Miss na miss ko na po. Kailangan mo nang bumalik, Manisa. Sige na. Sige na, Lele. Sige na. Sige na. Pa. Sige na. Wow. Babu. Sa maliho nating pagsasama, ha? Sige na. Babu. Sige na, sige na. Sige. Siya, siya. Ingat ka, dadalaw kami ulit sa'yo, ha? Babu. Lagi ka namin ipagdarasal, anak. No. Ma. Umputahan na. Graduation mo ngayon, valedictorian ka. Dapat masaya ka. Hindi mo makukumpleto ang sayo ko. Kahit doon na nakuha ko ay pinakamataas na honor, hindi mo ako magiging masaya hanggat hindi mo natin kasama umuwi ang unggo ko. Sana po mabakawalan nung siya. Antoon na siya. Dadalaw tayo ulit sa kanya, ha? Wala akong panahon makipag-usap sa'yo. At wala rin naman akong panahon magtagal dito. Kaya lang naman ako nagpunta dito para gawin ito eh. Pitiwan mo ako! Pitiwan mo ako! Pitiwan mo ako! Kung akala mo, magtatagal ang magandang sukod ng pinagyayabang mong anak, hindi! Dahil habang nabubuhay ako, sunod-sunod na busong ang ibibigay ko sa kanya. Sisiguraduhin ko na mamalasin siya at hindi siya mabibigyan ng tagumpay. Ako ang kalabanin mo, Salida. Tantanan mo ang anak ko. Hindi ko tatantanan si Saya. Hindi ko tatantanan ang anak mo! Hindi ko titigilan si Saya hanggat hindi dumating ang panahon na ikaw ang nagdurusa at umiiyak katulad ng ginawa ninyo sa akin! Tama na po! Bitiwan mo siya! Tama na yan! Pag di ka tumigil, pati ka papasok na seda! Sige. Magpakasaya ka pa. At bilang na bilang na ang oras na nilisahayan. Dahil napapanahon ng paninimig ko. Graduation ko. Ah. Naasahan pa naman kita dun. Susun sa haya. Ayaw kasi sira ang araw ng go mo. Kaya hindi na pumunta pa. Magalit siya pati. Sa bagay. Pero sayang, Ahmad. Alam mo, gusto ko sana marinig mo yung speech ko. Tsaka nung sinuotan ako ni Ina ng medalya, Ahmad, pinalakpakan nila ako lahat. Sorry kasi ako na lagi tayong nilalait. Ngayon ko lang naranasan yung tuwang-tuwa silang lahat sa akin. Congratulations, Saya. Eh, nakatuwa ka naman talaga eh. Galing-galing mo kasi. Congratulations din sa'yo, Ahmad. Bakit? Kasi, lahat ng alam ko, tinuro ko sa'yo. Sabihin nun, sabay lang tayo, halos natuto. Kaya may graduate na ako, ibig sabihin nun, graduation mo rin ngayon. Congrats sa atin, Ahmad!
Huwag mo akong madaliin, anak. Ginagawa ko naman lahat. Ano po yun, ma'am? May sinasabi po ba kayo? Humanap ka nga ng mababayaran. Yung professional, hindi yung kagaya ni Arna na papalpak. Gusto kong saktan si Manisan. Matutumban niya po siya kahit nasa loob ng kulungan? Eh, sino ba nagsabi sa'yo na siya ipapatarget ko? Matatag na si Manisan. Sa dami-dami ng karanasan niya sa buhay, hindi na ganun kadali para masaktan siya. Kung gusto mo siyang sugatan, iisa lang ang paraan. Si Sahaya. Kailangang mawala si Sahaya. And this time, hindi na tayo dapat pumalpak.